Noong June 1969, nabigla ang buong Kamaynilaan sa tinaguriang mad killer na kilala lamang sa tawag na waway, na gumagala, nag-stalk at nananakot sa mga tao. Mas pinili ng mga residente ng Metro Manila na manatili na lamang sa kanilang bahay ng maaga dahil sa takot sa kanilang buhay. Isang malaking police manhunt operation ang isinagawa ng mga kapulisan para sa agarang pagdakip sa mailap na kriminal. Isang 12 arse ang itinurn over sa pulisya matapos niyang salakayin ang residente. Siya ang lalaking tinutukoy bilang waway, ang baliw na mamamatay tao. Nasentensyahan siyang mabilanggo sa maraming krimen na ginawa niya. Sa halip ay ibinalik siya sa National Mental Hospital. Ito ay nakatakas. Ngunit kalaunan ay napatay ng hindi pa nakikilalang salarin. Makalipas ang mga taon, isa na namang waway ang lumabas. At ayon sa record ng mga pulis, ang kanyang pangalan ay Leonardo de los Reyes. Sino ba si Leonardo de los Reyes? At bakit siya tinawag na cop killer? Ano ang kwentong bumabalot sa kanya? Yan ang ating aalamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Leonardo de los Reyes ay isang residente ng Tondo. Siya ay isang homicidal maniac na iniulat na pumatay ng 37 katao at karamihan sa kanyang mga biktima ay mga pulis. Siya ay tinaguriang cop killer. Minsan ang napabilis ng sikat na police reporter na si Batigas ang pagsuko ni De Los Reyes. Ayon sa pulisya, 37 katao ang pinatay ni De Los Reyes sa loob ng isang dekada mula noong 1967, kaya siya binansagang waway dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali at paraan ng pagpatay. Galit siya sa mga taong nakapag-aral, galit siya sa mga pulis, sa lipunan, sa mga mayayaman. Gusto niyang tapusin na ang lahat. Gusto niyang pasabugin ang mundo. Ganyan kalalim ang galit ni Waway. Habang tumatagal, ay naging homicidal maniac na siya. Kapag hindi siya nakakapatay ng tao, nagkakasakit siya. Ang problema para sa mga pulis ay itinuring siyang Robin Hood sa kanilang lugar. Sa halip na ipagkanulo, tinitingala pa siya ng mga kapwa sanggano. Hindi malinaw ang pinanggalingan ni De Los Reyes. May nagsasabing mula siya sa Samar. May nagsasabi ring isa siyang Bicolano. Ngunit ayon sa kanyang sariling salaysay sa mga periodista, lumaki siya sa Delpan at naging amain ang hari ng mga snatcher sa Maynila. Kilala si Leonardo de los Reyes sa labis niyang galit sa mga pulis na nag-ugat sa isang insidente noong 1967. May kolektor noon ng Meralco na pumasok doon sa lugar ng mga squatter sa Delpan. Nakrusnadahan ito ng mga lasinggerong nag-iinuman doon. Ang hindi alam ng mga tambay, kapatid ng isang pulis Maynila ang kolektor. Pumalag ang kolektor sa mga lasinggero, kaya nasaksak ito at napatay. Gumanti naman ang mga pulis. Pagdating ng mga alagad ng batas, nagtakbuhan ang mga sanggano at nagkataon na napadaan si Leonardo de los Reyes at siya ang tinampot ng mga pulis. Dinala siya sa himpilan ng pulisya at doon pinahirapan. Minsang dumalaw ang ama ni de los Reyes, maging ito ay ginulpi din ng mga pulis. Sa bandang huli, wala nang nagawa si de los Reyes kundi aminin ang kasalanan. Inatulan siya ng 40 taong pagkabilanggo sa Davao Penal Colony. Ilang buwan pa lamang siyang nakakulong ay nakatakas na ito at bumalik sa Maynila. Kasunod nito, naging magnanakaw at tirador na si De Los Reyes. Noong 1971 ng gabi ng Pasko, itinumba ni De Los Reyes ang bagong halal na alkalde ng Malabon. Gumawa siya ng lista ng mga pulis na itutumba na parang listahan ng utang na kanyang sisingilin. Ang tingin niya sa mga pulis
ay kasuklam-suklam na tao. Ang nangunguna sa kanyang listahan para singilin ay si Sarhento Juanito Lagasca na siya umanong namuno ng pagmamalupit sa kanya sa loob ng kulungan. Sa kabila ng kanyang pagiging kilabot, naging mailap si De Los Reyes sa patibong ng mga otoridad dahil sa suporta ng iba't ibang sindikato ng kriminal sa Kamaynilaan. Noong October 10, 1972, itinumba ni De Los Reyes ang dalawang pulis na nakapwesto sa Dilpan. Ito ay sina Patrolman Gregorio Magtanong at Nestor Baracelo. Bungan nito, napuno na ang mga pulis kaya nagpasya si Sarhento Lagasca na tapusin na si Leonardo De Los Reyes. Ayon kay Sarhento Lagasca, kapag napatay ng kriminal ang isang pulis, mata sa mata, ngipin sa ngipin ang gantihan. Ngunit sa kabila nito, hindi naging madali ang pagdakip kay De Los Reyes. Bago natapos ang taon, nasakuti din sa wakas si De Los Reyes sa bahay na pinagtataguan nito sa Marikina. Naipit sa sitwasyon si De Los Reyes, kaya pumasok sa isang bahay at hinostage niya sa oras na iyon ang isang buntis at lima nitong anak. Sa pangalawang pagkakataon, nilapitan ng mga otoridad si Batigas upang kumbinsihin at pasukuin uli si De Los Reyes. Batid ni Batigas na nawala na sa matinong pag-iisip ang salarin dahil naipaliwanag na ito ng isang doktor sa kanya. Pinapasok naman ni De Los Reyes sa bahay si Batigas pero pinagubad muna ito ng damit upang masigurong wala siyang dalang baril. May hawak na granada at baril si De Los Reyes pero unti-unti itong nakausap. Hindi rin inakala ni Batigas na sa gitna ng tensyonadong eksena, makakakita siya ng pagkakataon. Dahan-dahan niyang nilapitan ang salarin at hinamon ito na pasabugin ang granada nang magkayakap silang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Batigas ang takot sa mukha ni De Los Reyes. Kinuha ni Batigas ang baril at granada at tuluyan na ngang lumambot si De Los Reyes. Para kay Batigas, naisip din niya na siya na lang ang tatapos kay De Los Reyes. Ngunit hindi niya nagawa. Paglabas ng bahay, inuyog si De Los Reyes ng mga galit na tao at pulis. Sa kulungan, may dalawang linggong sinamahan ni Batigas si De Los Reyes sa selda nito sa WPD upang protektahan sa mga galit na pulis. Nakiusap si Batigas na bigyan ng due process ang detenido. Sa otos ng Chief Justice, inilipat si De Los Reyes sa isang espesyal na kulungan para maiwasang mapatay siya ng mga pulis. Pero muling nakatakas ito at plinanong balikan ang natitira pang mga pulis sa kanyang listahan. Noong December 10, 1977, nang matunugan ni Sarhento Lagasca na may balak si De Los Reyes. Ang hindi alam ni De Los Reyes ay espiya o aset ng pulis ang tsuper na kinuha niya para sa plano. Ang usapan sana nila ay dadalhin ang tsuper si De Los Reyes sa isang gasolinahan sa Dilpan kung saan nag-aabang ang tropa nila Sarhento Lagasca. Nagulat sa pangyayari si De Los Reyes, pero huli na ang lahat. At doon na nila tinapos ang buhay ni Waway. Niratrat nila ito, at siniguradong hindi na ito mabubuhay pa. Hindi na makilala si De Los Reyes nang tigilan siya ng putok ng grupo ni Sarhento Lagasca. Samantala, ang katawan ni Waway ay si Batigas mismo ang nag-asikaso hanggang sa ilibing ito sa North Cemetery. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.